Welcome to Channel F. At kung bago pa lang sa channel ito, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. At bago natin sisimulan ang video ito, kagaya ng dati, magkakaroon tayo ng konting disclaimer na ang lahat po na sasabihin ko ay base lamang sa aking sariling karanasan, sariling opinion, at kung ano man po yung maging diagnosis sa inyo, maaaring magkaparehas tayo, maaaring magkaiba, maaaring effective sa akin, maaaring sa inyo ay hindi. So, respeto lamang po. So, yun na nga, pagdating nga sa mental health awareness dito sa Pilipinas, hindi pa rin siya ganun ka-open. May mga instances pa rin na hindi lahat ng tao ay talagang nakakaunawa. So, may mga instances din na imbes na yung mga taong nagsasuffer ng mga mental health illnesses ay makarecover, gumaling ka agad, mas lalong natitrigger at mas lalong lumalala yung sitwasyon nila. Pero teka muna, sino nga ba dapat ang talagang mag-a-adjust? Tayo na nagsasuffer ng mental health illnesses or sila, yung mga taong nakapaligid sa atin? Kasi iba't iba yung ano natin, may paniniwala natin pagdating dyan. May mga taong nakapaligid sa atin na maganda naman yung intention nila, gusto nila makatulong, gusto nila makapagbigay ng advice sa atin. Kaya lang dumadating sa point na hindi nila alam kung paano sasabihin sa'yo, hindi nila alam kung paano yung konteksto ng pagbibigay nila ng advice sa'yo. Kaya umaabot sa point na minsan, imbes na makatulong, mas lalo pa silang nakakadagdag doon sa nangangamdaman natin. Kaya, hindi rin natin minsan masisisi yung ibang tao eh. Kagaya nga ng paulit-ulit na sinasabi ko, hindi naman kasi nila nararanasan kung ano yung nangangamdaman natin. Kaya, minsan nagbibigay sila ng mga unsolicited advices na akala nila makakabuti, akala nila makakatulong sila, whereas hindi naman pala. Minsan nakakalala pa sa sitwasyon natin. Pero tayo din namang mga nagsasuffer ng mental health illnesses like yung depression, anxiety, and panic attack, kailangan din ba dapat nating mag-adjust? Well, sa aking sariling opinion, sa palagay ko, oo, kailangan din natin mag-adjust. Mag-adjust in the sense na siguro wag lamang natin iisipin or wag lang natin ikukulong yung pangunawa natin doon sa na-experience natin. Kailangan kahit pa paano lawakan din natin yung pangunawa natin na oo, may mga tao na papaligid sa atin, maaaring yung ilan dyan ay gusto na lang makatulong sa atin, pero may mga ilan naman dyan na talagang minsan nananadyarin talaga na talagang hindi ko maintindihan, parang sila talaga yung magiging cause para lumala ka. So, kailangan balance lang. Kagaya nga ng sa part nila, hindi nila alam yung nararamdaman ng taong pinagsasabihan nila ng mga advices. Well, tayo naman na nakakaramdam ng kung ano, kung gaano kahirap yung sitwasyon na yun, siguro medyo i-extend natin yung pangunawa nito natin na siguro kaya ganito yung nasabi niya kasi yun nga, hindi kasi niya nangaramdaman. Or siguro mas mabuti na lang na alam niyo yun, yung pakikipag-usap natin, huwag na tayong pumatol. Kasi may mga iba kasi na talagang pumapatol din para mas lalo lang lumala yung sitwasyon. Actually, meron akong sasabihin sa inyo, ang pagkakalam po alam na ninyo ito eh, na meron akong iba't ibang klase ng doktor na pinupuntahan regularly. One is the psychiatrist, other one is endocrinologist na wala na akong thyroid and all that. Yung last visit ko sa endocrinologist ko kasi every 3 months akong nag-visit doon, every 3 months akong nag-check ng mga blood chemistry, ng aking mga thyroid hormones and ganyan. Nung time na nire-resetahan ako ng doktor ko, sabi niya, grabe, ang dami mo ng gamot na iniinom. Sabi niya ganon. Sabi ko naman, oo nga po eh. Pagtida, hindi pa rin ako nai-stop doon sa aking antidepressant tsaka yung aking pag-emergency na gamot if in case na atakihin ako ng panic attack. And then, sabi niya sa akin, ano ba ang magiging problema? Bakit ka nagkahanganyan? Bakit kailangan mo pang uminom ng antidepressant? Ano ba ang kinalulungkot mo? Ganyan-ganyan. So, nagkaroon kami ng konting kwentuhan. So, sinabi ko lahat ng yung mga naging sitwasyon ko and all that. And then, nagbigay siya sa akin ng advice. Yung advice niya, at first, hindi ko matanggap na ganun yung sinabi niya sa akin kasi partida, doktor siya. Pero
later on, nung paglabas ko nung clinic niya, habang, alam mo yun, namamasyal ka, naglalakad-lakad ka, parang nag-realize ko na parang tama naman yung sinabi ng doktor sa akin. Kasi itong sinabi niya sa akin, ano ba ang dahilan na kinalungkot ko? Yun nga, kumilento ko. Tapos, sabi niya, alam mo kasi, yung kinadedepress mo yan, nangyari na yan sa nakaraan. Unang-una, wala ka nang magagawa. Nangyari na, hindi ka na makakabalik doon sa panahon na para pwede mo siyang ayusin. Wala na eh, nakaraan na. Kailangan mag-move on ka na. Kailangan gumawa ka na ng panibagong, alam mo yun, memories na para matapalan o para hindi mo na maalala kung ano man yung pinagmulan nung kinagaganyan mo kami sa akin. So, ikaw lang naman ang makakatulong sa sarili mo. Unang-una, sa totoo lang, hindi naman sa inaano ko yung mga ibang doctors or yung ibang specialists dahil syempre pinag-angalan nila yan. Pero ikaw lang din, ikaw at ikaw lang din makakatulong sa sarili mo when it comes to sa ganyang sitwasyon. Maaring, alam mo yun, sa ngayon, ganyan ka pa din. Pero gawin mo lahat ng kaya mong gawin. Kumbaga, kung ano yung mga kinakulangan mo nung araw, kung nakulangan ka ng pag-i-enjoy sa buhay, di gawin mo ngayon, mag-enjoy ka, ganyan-ganyan, kung ano yung mga binigay niya advice. Noong una, parang habang sinasabi niya yun sa akin, parang sabi ko, Kai, makinggan yung sinabi ni Doc. Parang, imbis na bigyan niya ako ng, alam mo yun, yung sympathy or ano, parang hindi ko kayang i-digest, parang ganun. Pero, nag-realize ko, teka nga, tama naman yata yung sinasabi niya. Maaring, in a way, hindi yung approach, hindi ko type yung approach ng pagkakasabi niya sa akin. Pero kung alam mo yun, kung iintindihin mo lang yung bawat salitang sinasabi niya, may kahalong encouragement. So, ganun. So, yun, parang doon ko na-realize na ang ganun pala talaga. So, hindi lang pala talaga sila ang dapat mag-adjust para sa atin. Kailangan pati rin tayo matutong mag-adjust, matuto tayong makinig, matuto tayong, alam mo yun, magsabi, matuto tayong tumanggap ng kung ano man yung dapat tanggapin, matuto tayong mag-move on. So, yun yung natutunan ko sa doktor na yun na ganun pala talaga. Oo nga naman. Hindi ko nga naman talaga maibabalik na yung nakaraan. Hindi na ako makakapunta doon. Wala namang time machine para makabalik ka doon eh. So, yun. Noong una, hindi ko nagustuhan yung approach. Pero, later on, naintindihan ko. May kahalong encouragement yung pagkakasabi niya. Kaya, siguro, kung halimbawa may mga ibang tao na nagbibigay sa atin ng advice, siguro kung nandoon ka sa punto na yung nasa peak ka pa lang nung sitwasyon mo, talagang hindi mo maiintindihan, talagang hindi mo kayang tanggapin, pero later on maiintindihan mo din yung mga sinasabi nila, oo nga, siguro nga ganun nga talaga. Siguro nga parang kailangan ko nga talaga yung na-advise nila sa akin, parang ganun. Kasi dati sa mga vlogs ko, sinasabi ko na, dapat ganito yung sinasabi natin sa mga taong may ganitong sitwasyon, kailangan huwag natin sabihin ting-ting-ting-ting, which is tama naman. Pero may mga sinasabi din yung ibang tao na nakapaligid sa atin na, alam mo yun, hindi natin alam sa sarili natin na, ay, huwag nga no, makakatulong pala yun. So, yun, gusto ko, share ko lang sa inyo yung naging experience ko doon sa doktor, kasi doon ko naisip na, teka nga, sino ba talaga ang dapat mag-adjust? Sila o ako. So, kumbaga parang, hindi naman pwedeng one-sided lang, kailangan balance eh. Kung mag-a-adjust sila para sa'yo, kailangan mag-adjust ka din para sa kanila, para yung tulungan ninyong dalawa is maging maganda, magkaroon ng progress para, alam mo yun, maging maayos ang sitwasyon mo, maaaring sa ngayon, oo, hindi. Pero in time, nagiging okay din, na parang akala natin wala nang katapusan, akala natin na hindi na matatapos, akala natin na parang nandun lang tayo, nakulong na tayo dun sa sitwasyon na yun, pero may chance pa. So, kumbaga, kahit gaano kaliit yung pag-asa, igarab natin, kahit nasabihin natin 0.01% yung pag-asa mo, igarab natin, ang importante meron kahit konti. So, from doon sa kuunting pag-asa nyo, doon tayo magsimula. Doon tayo bumangon, doon tayo gumawa ng panibagong, alam mo yun, panibagong memories, panibagong pag-move on sa buhay natin, panibagong yugto ng buhay natin. And in time, maaaring, alam mo yun, maaaring ngayon, talagang down na down ka, aabot ka rin sa punto na magiging okay ka din. Kaya huwag kang mag-aalala. Kung ikaw sa ngayon ay
and sa suffer. Kung ikaw sa ngayon ay palagi kang umiiyak, palagi kang namumukmo, at nagiging trigger yung mga tao sa paligid mo. Siguro, oo, sige, ano mo lang yan. Ang tawag nito, i-release mo lang kung ano yung mga na ririnig mo. Kumbaga, lahat ng sama ng loob mo, i-release mo lang. Kinakailangan mo umiyak, o iiyak mo lang yan. Kasi makakatulong din yan sa iyo eh. Yung pag-iyak, makakatulong yan. And at the same time, itry mo din i-adapt. Try mo din i-adapt kung ano yung mga suggestions nila. Baka nga naman, meron din, alam mo yun, kahit pa paano, meron din tulong. So, yun lang, panibagong sharing na naman yung ginawa natin. And sana kahit pa paano, makapagbigay tayo ng inspiration sa ibang tao, lalo-lalo sa mga kapwa kong mental health warriors na nagsasuffer. Lagi ko nga sinasabi na huwag kang susuko. Kinaya mo na yan kahapon. Kinakaya mo yan ngayon. And malamang, kakayanin mo yung bukas. So, yun lang. Lagi tayong mag-iingat. And mga mental health warriors, kaya niyo yan. Kaya nating lahat yan. Gagaling tayo lahat. Okay? Bye!